Nagsiga naman ang Korte Suprema ang aligasyong umabot na rin sa hudikatura ang impluensya ng mga Pogo. Kaugnay ito sa nabulilyaso raw na pagsalakay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Kami po ay nalungkot, na frustrate, na disappoint, but then again, we defer to the wisdom of the Honorable Court. Hindi na itago ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang pagkadismaya matapos bawiin ng korte sa Bulacan ang search warrant para sana salakayin ulit ang niraid na Pogo sa Porac, Pampanga at i-rescue ang mga natitirang empleyado na inaabuso umano sa loob ng Pogo Hub. Unfortunately, yes, ito po ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng reversal sa ating application po ng warrant. Inayos na ng PAOC ang mga teknikalidad sa application nila ng warrant na na-deny ng korte sa Malolos. Pero tingin ng isang senador, may mas malalim na rason kung bakit nabubulilyaso mga operasyon laban sa mga ilegal na Pogo. Hinala ni Senator Sherwin Gatchalian, may mga galamay na ang mga sindikato ng Pogo kahit sa mga korte. Posible raw kasing may nagtip na sa operator ng niraid na Pogo sa Porac, Pampanga tungkol sa final na search warrant ng mga operatiba. Kung mapapansin natin itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? Ayaw munang magkomento ng PAOC sa mga sinabi ni Gatchalian. Nire-respeto raw nila ang naunang desisyon ng Malolos Court. Pero ang Korte Suprema gusto na rin i-verify ang tunay na nangyari. Ayon sa tagapagsalita ng ESI na si Attorney Camille Ting, pinaiimbestigahan na ng Korte sa Office of the Court Administrator ang pag-deny sa search warrant. Sisilipin din daw ng kataas-taasang hukuman ang alegasyon ni Senador Gatchalian tungkol sa posibleng mga galamay ng mga Pogo na nakapasok sa hudikatura. Ayon naman sa PAOC, posibleng may mga galamay nga sa iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno ang mga sindikato ng Pogo. Katunayan, meron na rin daw silang sariling matrix na mga ito na iniimbestigahan sa ngayon. I apologize, pero that is only for the use of our agency to guide us in our operations against these illegal Pogos. It's very disconcerting. It is very alarming. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.